papunta dito siya, hindi makaano yung boses niya, makabigkas. Hirap siya. Pero dati, nakapagsalita siyang diretso, mabilis. Oo po. Hi, Cassandra. Hi. Ilan taong ka na? 15. Ma'am Janice, kaano bang kinikita niyo bilang isang manicurista, madam? Minsan wala, minsan 500. Ma'am, bilhin ko kayo ng tricycle. Salamat, sir. Tapos bibigyan ko kayo ng mga bagong kagamitan na para sa inyo pong pagmamanicure. Salamat, sir. Ito po, $700. Ayan po, $700 yan. Panimula po yan. Bilhin din natin siya ng wheelchair. Plus, bibigyan kita ng 38,500. Tatapatan ko ito. Wow! Yun. Buo na natin 40,000. Plus ito. Okay? And then, plane ticket sagot ko pa. And then, kunin mo yung telepon namin ni Dr. Villamor, usap kayo kung ano maganda. Kahit pa 1 million yan, 2 million, meron man tayo sa budget sa Senate, guarantee letter, meron pa AXIS. So, kahit magkano po yan, meron po tayong bukod sa may personal budget ako, nandiyan po yung Senado. O, para naintindihan niya, okay, di ba? Gagaling ka na. Kahapon napalitan na po natin yung $700 po. Okay, pero gaya nga po ng sinabi ni Idol Rafi, tatapatan nga niya po yun at babayaran po yung pinamasahin niyo po sa Manila. So ito po yung pinangako ni Idol, ma'am. Yung 40,000 at yung 5,000 po. 5, 6, 7, 8, 37, 38, 39, 40. Okay. So, yan pong 40,000, ma'am. Yan po yung sinabi ni Senator na tatapatan niya nga. And, ma'am, yung 5,000 naman po na pinamasahin niyo po, no? 1, 2, 3, 4, 5,400. Ito po. Okay po. Mabibigay po natin lahat po ng pangangailangan po ni Cassandra, especially po yung mga gamutan po niya. And then, at the same time, itutulong po tayo sa ospital para magkaroon po ng guarantee letter. Ito po yung tulong po ng Senate office ni Senator Rafi and syempre po ng AXIS Party List ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, ma'am. Okay po? Okay po, sige po. Ngayon, ma'am, babiyahe po tayo Vicente Hospital para i-check na natin yung doctor po niya, ma'am. Okay? Sige po. Thank you po. Giselle, kanina po ay galing nga po tayo sa Vicente Soto Hospital, doon po sa doctor po ni Cassandra. At minarapat muna po namin na wala pong camera dahil bukas po mag-aharap-harap po ang mga doctors po ni Cassie at ang mismong mga magulang po ni Cassie na nasa Dipolog ngayon. So babiyahe po sila from Dipolog to Cebu para po makausap ang doktor. May balita po kasi ang mga doktor po sa magulang ni Cassie, pero mas manarapat po namin na sila na lang po yung mag-usap. Ngayon, ma,
ma'am. Dito po tayo sa bahay po ng kinakasama nyo dito. So dito muna po kayo, madam, habang inaantay po natin yung parents po ni Cassie. For the meantime, ma'am, bumili na po ako ng wheelchair para hindi na tayo nahihirapan, ma'am. Yan yung mapo eh. Mahirap kasi yun. Dagang salamat, D.I. sa tanan nga naghatag og kalipay, kagool, kasakit. Maraming salamat po daw sa saya at saka kalungkutan at kasakit yapon yung sabi niya. Bago ka ng wheelchair. Oh, dili ka na mahirapan. Ay, napababayan ka. Sandal ka. Oh, hindi ka maghiga. May unan ka pa, oh. Tapos, kapag ayaw mong tumayo, gusto mo lang magwiwi, tatatanggal tumada. So, may arinola siya sa ilalim. Kasi, yung biyahe po namin from Manila to Cebu, nahirapan kami ni tita na magpasok at labas sa kanya sa CR. So, this time, meron na siyang arinola. Happy ka? Happy? Happy. Baka kagalak ka na. Opo. Saan mo gusto pumunta? Wait lang po, ha. Pero gusto mo na umuwi sa Dipolog? Opo. Mismo na si Mommy and Daddy, tsaka yung mga kapatid mo? Opo. Janice and si Tatay Ronald, sila po ay bumiyahe pa po from Dipolog papunta po dito sa Cebu City para po makausap po ng personal yung mga doktor. So, Sir Pierre, ano po yung naging assessment regarding po sa case po ni Cassandra? There was a conference, no? Nagkaroon ng pulong kanina kasama yung team ng neurosurgery. And in fact, pati yung specialista from Cardinal Santos ay narinig rin natin during the interview. At naunawaan naman ng mga parents ng ating pasyente na mas makabubuti na hindi galawin yung AV malformation na nandoon sa loob ng utak ng ating pasyente ngayon. Because any form of surgery at this point will do more harm than good ayon sa ating mga doktor, which is naintindihan naman ng mga parents, no. So nag-agree rin yung parents na wag na lang din i-pursue yung surgical intervention after na maipaliwanag extensively sa kanila yung sitwasyon. And meron na lang tayong gamutan. Magpapatuloy tayo with the observation and gamutan sa bahay nila. Sa akin po, okay lang po ang desisyon ng mga doktor na intindihan po namin. Okay lang na hindi maopirahan yung anak ko. Mas makabubuti po sa kanya. Salamat po sa lahat ng mga doktor na nagpa-intindi sa amin, naintindihan po namin lahat. Naramdaman ko po na kahit masaya naman ako kahit mixed emotion na po. Parang may emotion din na hindi na ganyan na lang po si Sandra. Pero at least naliwanagan po kami lahat. Naintindihan namin. Doktor, kaya naintindihan namin na ganun pala ang sitwasyon ni Sandra ngayon. Ito po ay congenital na problema. Ibig sabihin po
nung nag-form po si Cassandra sa sinapupunan, as early as 2 weeks po, nagkaroon po ng problema yung formation ng mga ugat sa kanyang utak that serves her brain. So, yung mga dinadamdam ni Cassandra ngayon is a consequence o consequence of that problem. So, yun na nga, no? Hindi natin nalaman until nangyari yung pagkahulog, kaya siya pina-check and nagkaroon ng iba't ibang klase ng mga tests at imaging, saka pa natin natukoy na yun yung problema, yung AV malformation. Before po ba, napapansin niyo na po yung may kakaiba po sa kinikilos ni Cassandra? Yung napansin po namin kay Cassandra, una, yung mata niya, nagduduling na po. Tapos wala, okay, yun lang. Tapos, yung kailan po nag-start yun, ma'am? Parang grade 6 pa ata yun siya. Akala ko kasi, yung pagkahulog niya, nagkaganyan siya, kaya di ko alam na ganyan pala ang ano niya. Sa pagbubuntis ko, wala siya nagkaganyan. Pero ito po ba, Sir Pierre, napapasa po ba itong sakit na ito? Kumbaga nasa genes na po ba? Or talagang nagpo-form lang po sa womb? Meron ding genetic, but it's really a congenital anomaly. So, yung pagkaka-form talaga ng bata, no? Sa sinabi na ng mga specialista natin, as early as 2 weeks, ito sana yung magiging, kumbaga ito yung design ng vasculature or ugat ng nasa utak, nagkaroon ng problema sa pag-follow ng certain na design. So, kaya tayo nagkakaroon ng AV malformation. So, yun lang nga lang ngayon. Yung sabi nga ng mga specialista, marami naman tayong natitingnan ng mga AV cases, AV malformation dito sa Vicente Soto. Kung kaya lang na maoperahan without the complications, ginagawa naman natin. But ito nga lang sa kaso ni Cassandra is medyo delikado yung magiging consequences pag ginalaw natin via any form of surgery. Pero ma'am, isipin na lang po natin yung ikabubuti at katatagal po ng buhay ni Cassandra, no? Tinanong ko naman po sa mga doctors if possible po na tumagal po yung buhay ni Cassie with her condition. And kahapon po, na-mention po off-air na possible naman daw po as long as hindi po tayo mag-skip ng mga medications po niya such as yung mga anti-seizure. So ngayon po ma'am, tomorrow night po ay babiyahe po tayo naman mula dito sa Cebu hanggang Dipolog po. Tayo po ay magbabarko.
kapatid, nandito na po tayo sa Dipolog City. At nung kami po ay bumabiyahe, nila kasi kasama po ang kanyang nanay at tatay, na-mention po sa akin ni tatay off the air na mas preferred nga po niya ang bao-bao kumpara po sa tricycle. Dahil na, nakita ko po dito, napansin ko po dito sa Dipolog City na ang mode of transportation talaga nila is bao-bao and yung tricycle. At ngayon po, nakausap ko po si Mayor regarding po sa prangkisa and nire-respeto naman po namin kung ano po yung nasa memorandum po ngayon ng LGU po ng Dipolog City na close po pansamantala ang pagbibigay po ng prangkisa sa ating mga kababayan gawa po ng napakadami po na bumabiyahe po ngayon na tricycle and bao-bao. Though mga kapatid, nangako din si Mayor na kung sakaling magbukas po muli ay ipaprayo po si tatay na mabigyan po ng prangkisa. Pero sa ngayon po, sinabi naman ni tatay na malaking tulong po ito sa mode of transportation naman po nila kapag tuwing ipapagamot po nila si Cassie and para na din po sa kanilang pamilya. Ate, parang naiiyak ka. Ha? Masaya lang po, ma'am. Hindi ko po alam ang sabi. Salamat talaga. Salamat kayo, ma'am. Salamat si Rafi. Sa tulong niyo po. Sa binigay niyong pangkabuhayan. Malaking tulong na po talaga sa amin to. Ma'am, salamat. Salamat talaga sa inyo, si Rafi. Salamat si Rafi. Hindi namin in-expect ito. Atala ko, parang hindi ko masabi. Naway, ito po, makatulong. Malay niyo ma'am, may customer kayo ma'am sa Dapitan. Si tatay ang mag-service. Salamat po ma'am. Hindi ko talaga ito inasahan ma'am. Salamat talaga. Malaking tulong na po to sa amin. Sa araw-araw po namin panggastusin, lalo na sa mga anak ko po. Salamat talaga si Rafi. Hindi kami magkaganito kung wala ka po kayo. Salamat, salamat po. Congratulations! Iwi niyo na po itong bao-bao at tapanimula po para sa inyo pong pamilya, especially po para kay Cassandra. Salamat po. Pangako ko po si Rafi. Aalagaan ko po yung binigay mo sa akin na para sa anak ko, kay Cassandra. Hindi ko po talaga in-expect kay Idol Rafi. Akala ko sasamahan niyo lang po kami pauwi, pero may binigay pa pala kayong kabuhayan sa akin. Kaya salamat po, Idol Rafi. Salamat po. Ano kuya? Hindi pa ako nakapag-drive nito. Testing. Kasi nakita mo yung color green na bao-bao. Opo. Sa inyo yan. Opo. Alam ko po kasi. Ito, gagamitin ni tatay para kung gusto mong magpasyal, gusto mong magpagamot. Pag si mami mo may service na mag-manicure, pedicure, yahatid nyo si mami, kayo ni tatay. Opo, alam ko po. Masaya ka? Opo. Ngayon, mami, hindi lang po yung bao-bao yung ipinangako po ni Senator. Ate Giselle, naku, naging emotional na si Ate Giselle. Bakit ka nag-iiyak? Masaya lang po kasi tinutulungan nyo po kami.
Naku, ito mami pala yung sinalansa na ni ate. Opo. Ito yung nabawasan para sa ticket ko, ma. Opo, opo. Opo, so ito mother, all in all, lahat po ng cash po. Si madam. Maliban po doon sa bao-bao, no, una na pong nagbigay si Senator Raffy ng tulong kay Cassandra at saka kay Tita Giselle ng 40,000 pesos cash. At meron pong nag-donate, sila Sir Rowell Lipat, sila po eh from USA, ma'am. Nag-donate po sila ng 37,905 kasi ang palitan po, $700 po yun. Pinalitan po namin sa BDO, nasa 54.15. So 37,905 if I'm not mistaken. Nandito po yung resibo po ng palitan. So katumbas po yun ng 37,905. So ito po yun, madam. And maliban po dun, ito po yung binayaran din po ni Idol Raffy, yung 5,400. Pinamasahe po, binigyan din po ni Sir Raffy. And on top of that, ma'am, okay, ito na po yun, ma'am. Okay, yan na po. Sir Raffy, salamat po nito, Sir Raffy. Malaking tulong na po to sa amin po. Para sa anak ko po. Salamat talaga, Sir Raffy. Salamat talaga. Hindi talaga sila makawi dito, kundi po dahil sa iyo, sa inyo po. Maraming salamat po. At saka yung sponsor po kay Rowell Lipat po. Salamat po talaga sa inyo. Mabuhay po kayo, Sir. Ito po yung konting groceries lang din po at mga pang negosyo po ni nanay. Ma'am, baka pwede niyo po kaming kwentuhan kung paano po siya naging isang anak sa inyo bago man po mangyari po itong sakit po na ito kay Cassie. Si Cassie, hindi po siya ganyan noon. Mabuting bata po siya, matulungin po, maasahan ko po siya. Maasahan ko po siya talaga kasi yung bata pa siya, may mga kapatid na po siya. Siya po ang nag-aalaga nung time na busy ako sa panghanap buhay. Siya po ang maasahan ko. Pero ngayon, hindi ko na siya maano, siya na po ang aalagaan. Hindi ko po na ano na magaganito po siya kasi hindi po talaga to ganito noon. Sakit po sa akin na nagkaganito po siya. Hindi ko po alam na bakit kasi hindi po talaga to ganito noon, ma'am, sir, Raffy. Nagtaka lang talaga ako ngayon nagkaganito na po siya. Pero salamat po kasi napakaswerte po niya na kahit nagkaganito siya, siya po ang swerte namin ngayon. Mabait yan, pati sa mga kapatid niya, matulungin at saka maasahan talaga yan sa mga ano namin, sa mga anak namin, sa mga kapatid niya. Kasi siya talaga ang nag-aalaga, siya ang maiwan. Kung wala kami, siya ang iwanan namin. Kaya nabigla kami na nagkaroon siya ng sakit na ganyan. Naalagaan ka ba dati na ate mo? Opo. Paano kayo naalagaan na ate mo? Nakukain mo kami ng bahay niyo. Lagi kayo naglalaro ni ate. Siya po mag-alaga nito. Siya nakapansin nito, ma'am. O, ito. Opo, siya po nakapansin niya. Ano daw po yan? Sabi ng doktor, parang mas daw po. Mas kasi noon maliit pa talaga yan. 7 months pa. Siya po nakapansin yan. Ipa-check po natin na meron po tayong CSWD dyan. Sandra. Mahal ka talaga. Mahal ka talaga. Mahal na mahal ka namin, Sandra. Napakabuting mong anak. Masipag, matulungin.
Pero ngayon, ikaw na nga alagaan namin. Noon, ikaw mag-alaga sa mga kapatid mo. Huwag ka magwala ng pag-asa, Sandra. Hindi ka na mabayaan, Sandra. Alagaan ka namin kahit ganyan ka na. Ipagdasal namin siya at saka magdasal siya na sana gagaling siya na maibalik niyang normal ng buhay dati, na masayahin. At sana mabigyan pa siya ng isa pang pagkakatao na lalaban sa sakit niya ngayon. Yan lang po. Huwag kang mawawala ng pag-asa, ate. Manalig ka lang sa Diyos. Ate, pasensya ka na minsan, ha? Kung magagalit si tita. Kung tinatanong kita na gusto mong umihi, tapos umiling ka lang na maya-maya nakaihi ka na. Pasensya ka na, ate. Pero love ka pa rin ni tita. Pasensya ka na kung magagalit minsan si tita. Minsan hinabaan ko lang yung pasensya ko para hindi ako magalit sa'yo. Ate, magpagaling ka, ate. Labanan mo yung sakit mo. Kasi, happy ka? Opo. Love mo mommy and daddy? Opo. I love you, mommy. Love you too, Sandra. I love you too, da. I love you, tita. Love you, te. Idol. Dagang salamat. So, Mayor, ano po ba yung napaplano niyo pong tulong po sa family po nila, ma'am and sir? And especially ni Cassandra po. Sa livelihood, kung gusto niyo magbenta ng mga food like yung barbecue, fishball, kung ano-ano, pwede namin sila bigyan ng available pwesto, no? Doon sa Boulevard. And aside from that, startup kits, no? And a training at the same time para doon sa food business. Let's hope and pray. May way pa rin. Wala namang imposible. Pagdasal natin na ma-heal pa rin si Cassandra. Salamat po, Mayor. Salamat po sa tulong na binigyan niyo po sa amin. Malaking tulong na po 'yan. Kayo po ang tutulong na din po sa family po nila para kumbaga magkaroon po ng proper assessment po sa ibang kay pangangailangan po nila and ma-monitor din po kasi ma'am bali base po doon sa I think sa isa po nilang anak, meron po itong bukol sa kanang bahagi po ng kanyang tiyan. So baka for medical check-up din pwede siya. Oo. Meron pong iba pong may i-offer po na medical assistance po for Cassandra and dun sa bata. Pwede kami makapagbigay rin ng kahit kaunting financial assistance po sa kay Cassandra. Oo, at yung sa medical check-up din, pwede rin kaming makapagbigay ng kahit kaunti man lang na amount. At isa rin po ma'am, yung si Mrs. kasi, meron siyang skill na, no, kunting skill niya sa manicure and pedicure. Binilan po namin siya ng mga gamit. Oh, yeah. Meron kasi kami ma'am na kay Mayor din na project yung sa PWD Massage Clinic. Kasama din yun doon ang training ng mga nail care. So kasama yung manicure at pedicure, pwede namin siyang isali doon. Kaya na-close yun talaga yung availability ng franchise po. And yun nga po, na-mention din po ni Sir Ernie, yung executive assistant po ni Mayor na malala din po yung population or yung traffic po ng Dipolog City ngayon dahil po sa paglobo po ng bilang po nito. So once naman po na malift yun, sir, kayo po ang naipapraya po nila Mayor. Siya yung priority po, ma'am. Dahil sa kalagayan nila, yung sitwasyon ng pamilya, sila talaga yung, si Mr. Bulango talaga yung priority namin na mapagbigyan ng franchise po. Sir Rapid Tool po, maraming salamat sa tulong mo. Yung hiningi ko lang sa iyo ng konting pamasahe lang po, pero yung binigay mo sobra-sobra na po. At saka kay Sir Rowel Lipat, charity vlogger leader, sir, maraming salamat po. At saka kay April Flores, the admin of charity vlogger. Ma'am, thank you po ng marami. Yung mga OFW po naghandog ng tulong. At saka CIS party list, Ma'am Jocelyn Tulpo. Maraming salamat po sa inyo.
Mabuhay po kayong lahat. God bless you po. Senator Rafi, salamat po sa mga biyayang binigay mo sa amin. Malaking tulong na po to sa amin pang araw-araw namin gastusin po. Akala namin po pamasahe lang pong binigay nyo sa amin, pero hindi namin inakala na may mga wheelchair po. Ang anak ko po may pang panimula po kaming pangkabuhayan po. Salamat po talaga si Rafi sa mga lahat pong binigay nyo sa amin. Tas puso po namin itong pasalamatan po. Si Rafi, maraming salamat po sa mga tulong mo na ibinigay po sa amin. Sana po marami ka pang matulungan na kagaya naming mahihirap, kasi kayo lang po ang pag-asa ng mga mahihirap po. Kaya po maraming salamat po, Idol Rafi. Mait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan, masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso, at dahil dun saludo sa iyo ang ating pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takbuhan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan, wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulpo. Ikay sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ikay ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rafi Tulpo. At dumating man sa puntong makagawa ka ng mali dahil sa taong gusto mong ipaglaban, hamakin Manila o Kutsain at ikay pagkaisahan. Idol, hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos, dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang Rafi Tulpo na ipaglalaban kung ano ang tama. Ikaw ang aking idol, san man makarating. Sana di ka magsawang kami ay mahalin. Gumawa ka man ng isang mali, yung milong nagawa mo, paring tama ang aming didingalain. Kailangan ka ng...